Actually, in my previous vlog, I made ginataang bagongon. So this time naman, I'll make some remake or some twist. Gagawa naman tayo ng okoy. Okoy na bagongon. Adventure, welcome back to my YouTube channel. This is Edwin. I hope you are having an amazing day. And for today's video, I'm going to show you some twist of the bagongon. Kung nanood kayo ng mga nung unang video ko ng bagongon, I made it as ginataan. Pero this time, I'll make it some twist na gagawa tayo ng okoy na bagongon. So what we'll do first is huhugasan muna natin. Itong bagongon na to actually, we left it here overnight already, so na-drained na o naalis na yung mga putik-putik niya. And then ngayon huhugasan natin at pakukuluan natin para masungkit natin yung laman, and then saka natin siya gaget-getin na maliit at saka natin siya uukuyin. Okay, so ang gagawin natin ngayon, huhugasan muna natin, dagdagan natin. Hugasan natin na mabuti. And then, pakukuluan natin siya para makuha natin yung meat. So isasalang na natin siya para ma-boil natin. Makuha natin yung meat. And so actually ang kukunin kasi lang natin dito ay yung meat niya sa ilalim sa shell niya. Hintayin muna natin siyang lumamig. Saka natin siya isa-isahin kunin yung meat. So since medyo malamig na siya, so isa-isahin na natin sungkitin. Tignan natin. Ayan. So ipat na natin. Alisin na natin itong, kasi meron siya parang shell. So tatanggalin natin. Maliit na parang bilog. Tatanggalin din natin siya. So, kasi andun yung laman. Ayan. Tanggal ulit. Ayan, ganun lang. So, gagawin natin. Ayan. Babasagin natin siya. Ayan. So, madali naman siyang basagin. Para makita natin yung meat, andito na siya. Ayan. So, pwede na natin siyang kunin. Ayan. So, buo siya makukuha. Actually, hindi na natin sasama yung medyo may green dito. Ito lang. Okay, so yan, after nating makuha yung bagongon meat, eto na siya. So gagawin natin dito, huhugasan pa natin siya at aalisin natin yung mga color green kasi eto yung mga bituka. So this is why we usually leave it overnight na nakababad sa tubig, kasi nga pag hindi mo siya ibinabad overnight or you directly cook it, meron pa siya mga buha-buhangin or mga putik-putik. So if you leave it overnight,
madi-discharge niya yung mga putik-putik. So ayan, makikita natin, wala na siyang mga putik, yung mga bituka niya. So hindi na natin sasama siya. Aalisin din natin yung parang mga talukap or yung shell. O, parang shell yung talukap niya, ayan. So aalisin, hindi rin natin sasama yan. Ayan. Then huhugasan na natin siya mabuti. Pag-uugas natin, kailangan pa rin natin isa-isahin kasi baka may mga na skip tayo na kunin yung mga talukap. Ayan. Kasi almost the same color nung ulo niya. So ngayon, ang gagawin natin, i-slice natin ng maliliit yung bagongon meat para medyo crispy siya pag nilahok natin dun sa harina. Gagawin natin siyang okoy. Ayan. So after slicing, matapos nating i-slice siya, lilipatan natin siya dito sa isang container, isang bowl. So and then mag i-slice na tayo ng mga ingredients niya. Gagamit tayo ng garlic, tsaka ng onion, and meron tayong egg, at syempre meron tayong flour, ayan, pero syempre mga seasonings, ayan, and ipa-fry natin siya dito sa gamit itong coconut cooking oil na ginawa ko the other day. Please also watch the video on how to make the coconut cooking oil or organic cooking oil coconut. Ayan. So this is very organic because I made it myself. Right. So yan, after nating ma-slice yung ricardo natin, yung onion at sibuyas, lalagyan na natin siya dito. Lagyan din natin siya ng egg. So, haluin natin siya. After mixing yung harina, lalagyan natin siya. So, pwede natin siyang ihalo. Mimix na natin. Ayan. Ayan. Mimix natin siya thoroughly para mag-even yung mixture ng harina. Ayan, ipa-fry na natin siya. Ipa-fry natin using my organic coconut oil na niluto ko nung isang araw. Ayan. Okay.
And there you go! Luto na ang ating okoy na bagongon. Okay, so let's taste na. Muna natin siya. Ito, ito masarap malutong. Muna natin. Mmm! Sarap! Perfect sa pang-ulam sa kanin. Sarap siya kasi medyo malutong na yung balat. Saka yung laman ng bagongon. Okay. Sobrang sarap na niya. So ayan. So I hope you guys like my video on how to cook the okoy. Sana nagustuhan nyo ang video ko na paggawa ng okoy na bagongon. So, huwag nyo makalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa susunod pa mga videos. Salamat sa panonood. Thank you very much for watching and see you in the next time around. Bye-bye!